Before the mountains were settled, before the hills were, was I brought forth. Why as yet ye had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the earth. When he prepared the heavens, I was there. When he set a compass upon the face of the deep. When he established the clouds above. When he strengthened the fountains of the deep. When he gave to the seas decree that the water should not pass his commandment. When he appointed the foundations of the earth. Then I was by him as one brought up with him, and I was daily in his delight, rejoicing always before him. Rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. Now therefore hearken unto me, O ye children, for blessed are they that keep my ways. Hear instruction and be wise, and refuse it not. Blessed is the man that feareth me, watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. May sabay dalawang verse, there they go. For whoso findeth me, findeth life, and shall obtain favor of the Lord. But he that sinneth against me, wrongeth his own soul. All they that hate me, love death. Okay, sabi lang dyan ha. Whoso findeth me, yung me dyan is yung wisdom. Findeth life and shall obtain favor of the Lord. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo po manguna sa amin. Nasa sa mga bisita namin. But sa lahat sa amin, Panginoon, I pray na kayo po manguna. At ang aming puso at isip, Panginoon, handa niyo po, Lord, na tanggapin ang inyong mga katotohanan ngayong hapon. Maging wise kami, Panginoon, at kami po ay mapaburan niyo, Panginoon. Especially yung bawat isa lalo na nagmamahal sa inyong salita. So kayo po malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, good afternoon sa lahat again. So, title po natin ngayong hapon, kanina po ay, ano yun? Finding your lifetime partner. Kaya nabanggit po dun, sabi dun, he that findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. So, napaganda nung may maayos na asawa. Amen? By the way, pag-try pala natin si Ate Andrea, no, yung asawa daw niya parang nakulong. So medyo napagbintangan daw, pero may ebidensya naman. Try lang natin makalaya na masyaran din yung asawa niya eh. So pero hindi madali ata yun, ewan ko. Okay? So title naman natin ngayon is Obtaining the Lord's Favor by wisdom. Okay? Obtaining the favor of the Lord by wisdom. Yung sabi ko kanina umaga, hindi sinabi doon eh, kung paano. Basta sabi doon, pag nagkaroon ka ng maayos na asawa, ba, paminaburan ka, okay ka, panalo ka, winner ka. Diba? Pero paano nga? Tama-tama naman, dito yung mga bata, diba? Hindi ako galit ha. Okay, bigla. So, paano ngayon ang gusto natin malaman eh? Kasi paano tayo mapaburan ng Diyos? So ngayon, sinong pinaburan dito? Alam nyo yung pabor? Kunwari, ay lahat kayo, nabigyan kanina sandwich, di ba? Kahit paano, hindi nyo inaasahan nyo ba yun? O sanay na ata kayo, no? Hindi naman. So hindi lagi may, ano, yung iba dito, nabigyan ng konting regalo last Thursday. Nakarating ba sa'yo? Hindi pa, okay. So mga ano lang kasi, mga galing sa klase. Medyo natuwa tayo para lalo silang sipagin. So pag sinabing pabol, isang magandang bagay, either regalo, or ano ba, binati ka, or nilagay ka sa magandang kalalagyan. Okay? Pinaburan. So, hindi ka tulad ng iba. So ngayon, ang gusto natin, minsan pinapaburan ka ng kung sinong tao, for example, si, sino bang ano, importanteng tao kilala nyo? Wala, si Marcos. Lahat ba ng tao makakabisita doon? Hindi basta-basta, di ba? Ayaw kong example yun. Kunwari lang. Kunwari, sino na lang? Wala akong anong politiko kasi yung ano eh. Si Mayo. Si Mayo ay nilibre ako ng ice cream. Kunwari, pinapasok, pinakilala sa akin pamilya niya. Pabor yun. Amen? Noyo ko eh. Pero isang kunwari, talagang kilalang tao na maayos, pabor yung ganong bagay. Okay? So, pwede ka pang bigyan ng tabahong maganda. Alam nyo ba yung tabaho? Hindi lang tabaho yun. Minsan, pag maganda yung tabaho, maganda rin ang sweldo, maganda yung privilege. So, sasabihin, gusto natin lahat ng pabor. Pero lalo na, pagpabor ng Diyos. Amen?
Ano pinaka-importante sa atin, mga bata? Habang nabubuhay tayo, kanina shinel sa inyo, pinaka-importanting bagay. Hindi kayo binigyan ng pera, pero kayo ay shinelan. Rinig sa inyo yung katotohanan ng salita ng Diyos, yung gospel, yung mabuting balita, na kung saan lahat tayo dapat sa impyerno. Pero, salamat sa Panginoon, siya pala yung namatay para sa atin. Siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan, at kailangan natin tanggapin siya, manampalataya kay Jesus, tumawag sa Kanya, at ngayon ay magiging... Pag tumanggap kayo kay Jesus, ano mangyayari sa inyo? Magiging ano kayo? Mga anak ng Diyos. At pagkanak ka ng Diyos, ako punta. Privilege yun, no? So, bukod sa langit, may mga rewards din sa mga masipag na anak niya. Kaya, yun ang pinakamaganda. Ngayon, ito mag-aaral natin, kasi kanina pinagsasabi may asawa nga, no? Tsaka yung pag-aasawa, paano? May jowa-jowa na ba kayo? Huwag muna, ha? Kasi yung ati dangdang nyo, pambira, 22 pa lang, ilan na anak? Dada? Isa pa lang ba? Dalawa na daw eh. Isa pa lang ba? Dalawa daw eh. Nagkamali ako. Ganun. Sige, ubali. So, pero sa bagay, si Mami Anyo, ilan ka nagkaanak? 24 ka na, no? So, pero okay lang yan. Ang gusto ko sabihin, maganda yung magkaroon ng asawa, pero maayos. Yun yung message namin kayo umaga. Pero ngayon naman, paano nga tayo magkakaroon ng pabor? Especially sa Diyos. So maraming ginagawa ibang tao, kaya pag nag-share kami, unang tinatanong namin, paano ka pupunta sa langit? Anong sinasabi ng karamihan? Gumawa ka ng mabuti. Tama ba yun? Gano'ng kabuti? Ilan? Hindi yun, pero ang paano kayo naligtas na lang palataya ka lang kay Jesus, di ba? Maganda yung gumawa ng mabuti, kaso hindi yung sapat para kayo mapunta sa langit. Okay? Kaya, ang gusto ko sabihin dito, may minsan, mag-example nga muna ako, anong pangalan mo ulit, kuya? Ano? Antonio, kunwari, inutusan kita. Antonio, bili ka ng 2 dahon ng laurel. Alam mo yung laurel? Oo. Nalagay yan sa mga... Adobo, di ba? Hindi sabi ni, basta sige po, sige po. Si pag ni Antonio, di ba? Ito yung 2,000. Yung sukli, bili mo ng soft drinks, ha? Pero 2 dahon ng laurel. O sige po, basta. Hindi sipag ni ano, dito, tuwa ako, no? Kaso pagbalik, may konting soft drinks lang siyang dala. Pero may dala siyang 2 kahon. Sabi ko, ano yan? Eh, pastor, ito po yung 2 kahon ng laurel. Sabi ko, 2 dahon ng laurel, hindi 2 kahon. So, tanong nyo, ang tanong ko sa inyo, matutuwa ba ako kay Antonio? Eh, sumunod naman eh. Kaso, sablay. Diba? Mali. Dahon, hindi kahon. Magkatunog, pastor eh. Yun nga eh, mali. May mga bagay na dapat, pag inuto sa'yo, maganda yung sumunod ka, pero dapat tama. Amen. Amen. Kaya pag-usapan natin, title ulit natin ngayon, Obtaining the Lord's Favor by Wisdom. Dapat marunong ka. Okay? Marunong ka sumunod. Ganun sa trabaho, ganun din. Dapat, sinong ipopromote mo? Sino yung ibigay ng malaki sweldo? Yung mga syunga-syunga, alam niyo syunga-syunga? Mga tanga-tanga. May tao bang tanga? Wala naman eh. Meron. Sa Bible, paulit-ulit, mga fools. Paulit-ulit yan. No? So, ang gusto ng Diyos, sakto. Kaya pag nag-solve kami, ginawa namin sa inyo nina, anong gusto ng Diyos? Eh, basta sumamba po, sumamba. Di ba? May mga ganong sagot eh. Sablay. May tama, pero may mali. Tama, gusto ng Diyos sambahin siya, kaso basta sumamba. Kanino? Kay Maria, kay Muhammad. Tama ba yun? Sumamba kay Muhammad? Kay Allah, tama ba yun? Hindi naman Diyos-Diyosan yun eh. So dapat pag tayo susunod, tama rin yung pagsunod, okay? Kaya kanina pa tayo nag-uusap, inaano natin yan, ini-emphasize natin yung tamang paraan ng kaligtasan. Okay? Kaya yun ang tanong ko sa mga iba dito, sa amin ka sa JGX. Kasi nga yung iba doon, di na umaten, yung iba umaten sa iba, okay lang sana kung tama. Kaya ang challenge ko sa kanila, ba't ka doon umaten sa Jehovah's Post Witness? Eh, ano po eh, nahihiya akong tumanggi sa kanila eh. Kasi pakulitan lang pala yan. Kung mas makulit, doon eh kung makulit yung mga Muslim, pupunta ka sa Muslim. Hindi, dapat alamin muna yung tama. And then, saka ka
susunod. Kasi inaalam mo anong gusto ng Diyos. Ako ha? So ito yung pag-aaral natin ngayon. Actually, itong Proverbs 8 ay napakahalagang Proverbs. At actually, ito yung mga i-describe dito. Binasa rin kanina sa Proverbs 1, iba yung wisdom cried out. Ganito rin ito eh. Sabi dito, hindi ba ang karunungan o wisdom ay umiiyak? Hindi umiiyak to, sorry. Humihiyaw. Sumisigaw. Okay, ano yung cry? Hindi laging umiiyak yan ha, pero madalas sa Bible, yan ay humihiyaw. Para si pastor ngayon, humihiyaw. Ba't ako humihiyaw? Kasi gusto ko makinig kayo. Ba't ko gusto ko makinig kayo? Kasi mga sasabihin ko, importante. Matututo kayo. Amen. Gusto mo matuto? Gusto mo pagpalain ng Diyos? Kailangan makinig. Pero minsan, pag mga bata, hindi nakikinig kasi si pastor, parang ano, hindi marunong magsalita. Mahina, ayokong pakinggan. Naantok ako eh. Parang si... Naantok ka ba? Ano? Gusto mong kape? Okay, nakalimutan ko agad. Si... Christine Joy, na? Okay. Christine Joy. So, yan. So, kaya ang Panginoon, pero ito ay personification. Ibig sabihin, parang yung wisdom ay humihiyaw. Ibig sabihin, gusto ng Diyos tayo ay makinig at matuto. Okay, nakakita mo yung misa sinisigaw kayo ng magulang nyo? Eh, parang kanina, sabi ko, dalawang dahon, hindi dalawang kahon. Kasi next time, makinig. Diba? Yung mga nakumisan, ginigising ko, oh, anong oras na? Kahapon, medyo na late yung mga papina, pero nakahabol naman. Amen? So, dapat, importante kaya yung katalinuhan, yung karunungan, gusto niya maging marunong tayo lahat. At unahin ko na, actually, itong wisdom na tinutukoy dito, si Jesus to. Mamaya, makikita natin yan. Okay? Eh, bakit her? Iba yan. Ibig sabihin lang kasi yan, may linguistic ano dyan eh. Pero sinasabi dyan, wisdom is si Jesus yan. Okay? Oh, so, simula natin ha. Mabilisan tayo. Pwede ba kayo hanggang alas 10 ng gabi dito? Ay, hindi. Joke lang. Mga alas 5 lang tayo. 5:30. Okay? Okay, sabi dito, di ba humihiyaw ang karunungan? So, dapat makinig tayo. Ibig sabihin, para yung kaninang illustration natin, pag sinabing dalawang dahon lang, makinig at intindihin. Kaya sabi niya, an understanding put forth her voice. So pag sinabi understanding, wisdom, medyo magkapareho yun. Yung cry, tsaka yung put forth her voice, ganun din yun, umihiyaw. Para tayo makinig, para tayo matuto. O bakit? Sabi niya, she standing in the top high places by the way, in the places of the paths. So, hindi lang siya umihiyaw, andun pa siya dadaanan mo. So, sabihin, kailangan makinig talaga tayo. Amen? Lalo yung sinasabi sa inyo kanina, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Di ba? Diyan pa lang, nalilito na iba eh. Kasi yung mga iba din nagtuturo, ganun, lahat tayo, ba't lahat tayo? Pagpunta ba sa langit? Rogi. Ayos ng upo. Kasi pag tinatamad ang upo, hindi ka na rin makikinig. Yan. Di ba kahit sa school, gano'n? Yan. Inanto kayo sa aircon ba? Kasi patayin natin. Mainit naman, no? So, she standeth in the top of the high places by the way, in the places of the paths. So, yung wisdom, mga tinatawag tayong common sense. Alam niyo yung common sense? Di ba sabihin? Alam mo dapat yan, eh. Pag sinabing bibili ka ng laurel, kahit pang pakinig mo kahon, dapat magtaka ka, ba't anong gagawin ni nanay sa dalawang kahon? Ano yun, restaurant ba yun? Di ba, Antonio? So dapat isipin mo, ano ba, dalawang dahon o dalawang kahon? Yan. So may common sense sa tinatawag. Wala akong gagawin sa dalawang kahon na laurel, di ba? So dapat, ay, baka mali yung pagkakinig ko. Magtanong ka ulit, yun ang dapat naisip natin, okay? She cried at the gates, at the entry of the city and the coming of the doors. So, kanina sapat, ngayon naman sa gate. Ano ba yung gate? Yung daanan, papasok. So, sabihin, ito yung mga importanting place. Okay? Kaya kahit sila, kasi sabi sa inyo, wala nang bakla dito sa inyo, maraming bang bakla doon? Ilan? Tama ba yung bakla? May bakla bang ginawa ang Diyos? Wala, di ba? Eh, ba't yung iba sabi nila ganun? Kasi naloko na. At kanina, nagkukwento nga si Kuya DM nyo, sa school nila, tinuturo sa kanilang may hindi totoo yun.
Kaya sinasabi ko yung wisdom, sasabihin sa inyo yan. Okay? Sila, kailangan nilang magsinungaling ng paulit-ulit. Sinungaling, sinungaling. Kasi sa ang katotohanan, hindi mahirap. Lalaki, babae, yun lang. Ginawa ng Diyos. Pag nanganak yun, either lalaki, babae, dalawa lang yung check box mo. Hindi check box. Ay, pili ka lang. Walang bakla dun. So, alam mo na, may mali sila. Hindi yung Diyos. Okay? So, ibig sabihin niya, kahit sa school, kahit sa science, technology, saan pa yan eh? Lalaki, babae lang. O ano pa ba yung magandang, ano? Tama't mali. Ganun lang yan eh. Yan. So, ano pa? Anong to you, O man, I call. Napansin niyan ngayon. Siya na yung tumatawag and my voice is to the sun. So, kasi yung kinakausap daw? Lahat ng tao dapat. O ye simple, understand wisdom, and ye fools, be of an understanding. So again, parang iniimbita sila, lahat tayo maging matalino. Sinasabi lang na iba-ibang paraan, pero yun lang sinasabi niya. Maging matalino, makinig kayo. Huwag kayong, anong kabaligtaran ng wise? Yung matalino, anong kabaligtaran? Mangmang, bobo, ganun. Basta sabi ng teacher ko, walang bobo eh. Baka hindi siya nai-anis eh. Meron din. Pero yung sabihin, bira naman. Kasi kaya nga tinuturuan para hindi maging syunga-syunga. Pero meron ba ganun talaga? Katulad nun. Ay, pinanganak ako, babae. Hindi, lalaki ka. Eh, nakita mo yan, di ba? Alam niyo naman yun, di ba? Lalaki, babae lang. Here, for I will speak. Ganun na yun, oh. Of excellent things. Ito yung maganda. Pag nagsalita yung mga matinong tao, mga Diyos, ito yung maganda. Excellent. Alam niyo, excellent. Ang galing. Hindi yung puro katangahan, di ba? May mga ganun, manood ka ng Tito Vic and Joey, ano makikita mo dahil bulaga. Puro kalokohan, di ba? May konting maayos, puro kalokohan na. So, hindi dapat ganun. Kaya, pakinggan natin yung mga taong matino, especially ang Panginoong Jesus. And the opening of my lips shall be right things, for my mouth shall speak truth. Yan, nakita nyo na? Ang tama ay totoo. Ang totoo ay tama. Kaya pag may sinabi sa inyo, totoo ba yan? Tapos ayaw, bahala lang, totoo, hindi. Naku, compromise na agad. Yan dapat alamin, lalo yung pinag-usapan natin kanina. Sino ba si Jesus? Paano tayo maliligtas? Pag hindi sila sigurado, or kahit church pa yan, sinatawag nila yung sarili lang church, pero hindi nila lang ligtas sila. Eh, yung pinakasabi ni Jesus, I am come to seek and to save that which was lost. Kaya napunta si Jesus sa earth para iligtas yung mga dapat maligtas at lahat ng tao sana yon. Tapos yung church nyo, paano tayo maliligtas? Basta, ano, mag-church ka. Hindi sigurado. Tanungin mo siya, ligtas ka ba? Wala na nakakaalam, patay na. Hindi na naintindihan yung kaligtasan at sinasabi ng Bible at pangsa ng church. Hindi sila ligtas, okay? And the wickedness is an abomination to my lips. Okay, pag matino ka daw, yung kalokohan, hindi basta-basta yung tatanggapin mo yan. Alam nyo yung abomination, eh, ayoko nyan. Ako, madalas sinasabi sa akin, ba't galit na galit ka sa bakla? Eh, ang Diyos galit din sa bakla, alam nyo ba yon? Galit ang Diyos sa mamamatay tao, eh, ba't lalo dapat ako? Ganon tayo dapat lahat. Galit tayo, so kung saan galit ang Diyos, masaya tayo, kung saan masaya ang Diyos. Yun ang tama. Kaya sabi dyan, no, pag yung kalokohan talaga, galit tayo dapat dyan. Eh ngayon, bakit sa school, tinotolerate yung mga bakla ngayon? Kasi may nag-utos sa kanila. Hindi nila alam anong gagawin nila doon. So tayo, alam natin kasi nakasalo sa Bible eh. Kaya hindi lahat kumukunta dun eh. E ngayon, kilala nyo ba si Pope? Pope nila, Pope Francis. Dati ang Katoliko, galit din sa bakla ngayon. Bakit ganun sila? Kasi mayroon sila central hierarchy. Pag sinabi nila sa taas, sunod lang para mga aso. Ah, ganun ba yun? Sige po. Hindi na lahat, pero yung iba ganun. At kahit sa gobyerno natin, hindi tayo pwedeng dapat ganun. Nagpabakuna ba kayo? Sinong hindi? O, kami dito, hindi kami magpabakuna. Kasi natunugan ko yan, bakit ka magpapabakuna at pipilitin ka pa samantalang halos walang namamatay kahit hindi magpagamot, gumagaling naman. Ba't ang magpapabakuna? May kumita dun. At nabalitaan, nung tinetesting pa yan, may nag-heart attack, babata pa, nag-heart attack. So, hindi ko rinis yung sarili ko dun. So, bakit may nagpatupad nun? May mga loko-loko sa gobyerno. Okay? Kaya mag-iingat tayo. Kasi kaya ayaw natin nun. Tuloy ko lang ha. And all the words of my mouth are in righteousness, and there is nothing forward and perverse in them. So, kasi nasabi, perfecto to. Kasi nga, si Jesus yan eh. Si Jesus yan. Pag nagsalita si Jesus, kasi kaya pag mag-church kayo dito,
Lagi natin kaaralin, ano sinabi ni Jesus, ano sinabi ng Diyos? Tatalino tayo ng gusto. Amen? Ganun yun. Gusto mo maging matalino, Antonio? O gusto mo syunga-syunga? Ayun natin yung tatanga-tanga. So, umpisa ganun yan. Misa, pag di ka natutuan, di ba? Pero pag patuloy ka sa tama, patuloy ka sa tama, nagpe-pray ka pa sa Diyos, Lord, bigyan mo ang katalinuhan, tapos gagawin mo yung dapat mong gawin. Magbasa, mag-pray, so mag-attend, katalino ka, yan ang pangako ng Diyos. Amen? Yan o. Yan ang sinasabi niya, wala siyang sinasabing mali. They are all plain to him that understand. Yan na. Pag naintindihan mo na yung basic, madali nang sundan niya ng mga advance. Pag sinabing plain, malinaw. Okay? Parang kanina, sinasay niyo, sigado na ba sa langit? Sino sigado sa langit dito? Yung mga bisita natin. Sigado ka sa langit, Jillian? Ikaw, Christine Joy, sigurado ka na? Si Den, hindi pa? Anong kailangan ko para maligtas? Kailangan ay manampalataya, tanggapin si Jesus, manampalataya, tumawag sa... Ginawa niyo ba kanina yun? So, ligtas na ba kayo? Hindi pa? Anak na ba kayo ng Diyos? Hindi pa? At ang anak ng Diyos, saan pupunta? Kung nagkasala, ang anak ng Diyos, saan pupunta? Anak ng Diyos. Saan pupunta anak ng Diyos? Yung nagkasala, saan pupunta? Anak ng Diyos, saan pupunta? Bay, wala pa kasi yung mga anak ko. May anak ako, ganito kaliit. Yan, si Shana, ang kulit, diba? Nuhari, si Richard, nari lang, anak ko to, binasag niya yung TV. Anak ko pa rin ba siya? Hindi na. Anak ko pa rin eh. So, papaluin ko lang para matuto. Pero saan siya uuwi? Sa bahay ni tatay, di ba? Kasi anak ko siya eh. Hindi mawawala, hindi mababago yun. Sa kahit anong kasalanan gawin mo, di ba? Papaluin ka lang. Pero kahit anong mangyari, anak kita, dito ka. Mabalik tayo sa Diyos. Ang anak ng Diyos, saan pupunta? Eh, nagkasala yung anak ng Diyos, saan pupunta? Yun, ha? Malina. Okay. Pero kanina nalilito kayo na naman, di ba? Bakit? Kasi iba ang tinuro sa inyo. Kaya sabi dito, para maging matalino ka daw, para maging malinaw yung pagkaunawa mo, dapat maintindihan mo muna yung ibang bagay na basic. Yun sinasabi dun eh. And write to them that find knowledge. So yung knowledge na sinasugod yung prerequisite nung sinasabing write, eh, parang pare-pareho lang yun. Hindi nga, may tinutukoy nga na una dapat mo maintindihan. Okay? Kaya sabi sa Bible, yung mga anak ng Diyos, yun yung nakakaintindi, kinakausap ng Diyos. Okay? Kaya ito, sabi nito, receive my instruction and not silver and knowledge rather than choice gold. So maganda ba yung gold tsaka yung silver? Amen. Dapat sinabi dito, huwag mong tanggapin yun nang tanggapin mo instruction. Kasi mas importante yung salita ng Diyos kaysa sa gold. Yung gold, nananakaw. Yung silver, nananakaw. Misa bumababa yung value. Pero pag marunong ka, matalino ka na, yung gold and silver, babalik lang sa iyo yan kasi magkatrabaho, kakikita ka, yung silver, pasok lang ng pasok. Ganun yun. So, hindi mo kailangan mabaliw sa pera. Maging matalino ka lang. Amen? Ganyan yung basic dyan, ha? Eh, lalo na pag patungkol sa salita ng Diyos yan, ibang level na yan. Ako, hindi na ako nakangarap masyado yung mamang kasi alam ko din, pag mayamang ka, may tingin, nakatingin na ka. Ngayon pa nga lang, yung bangko, tawag na tawag sa akin eh. Kasi alam nila yung pambayad ako. Pinapautang pa ako malang. Sabi ko, hindi na. Ama na. Ganun yun. Alam nyo ba yun? Kunwari, si Jillian, nakita mo. Ako, nagbebenta ako ng relos. Eh, si Jillian, Lunes, ibang relo. Tuesday, iba na naman. Kasi mahilig sa relos to. Ako na mismo lalapit sa kanya. Gusto mo ng relos, no? Paano mo nalaman? Yan. Kasi may pambili siya. Ngayon, pag ikaw daw ay marunong naman, lalapit din ang karunungan sa'yo. Ikaw na yung mismo naghahanap. Mabilis ka matuto. Hinahanap mo siya and then, naintindihan mo. Kaya yan, inulit lang, no? Kanina, gold and silver. Ngayon naman, rubies. Alam nyo ba yung rubies? Parang diamond. Pero mas matindi pa sa diamond. Kulay pula. Ang ganda nun. Wala ako nun eh. Pero alam ko lang kasi nakalagay sa libro eh. Encyclopedia. Parang diamond na pula. Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Saan nangyari yun eh? Nature. Okay? So kaya mahalaga yun. Mahal. Pero ano daw yung mas maganda? Ruby o wisdom? Mas maganda pa rin wisdom kasi yung, again, yung ruby, pera, nananakaw, mawawala, bumababa yung value. Pero pag talagang wise ka,
At yung sinese nyo kanina, napakalaga nun. Sigurado ka sa langit kung tinanggap mo si Jesus. Ano mas mahalaga pa dun, di ba? I wisdom dwell in prudence and found out knowledge with wit and invention. So matalino lang siya, yun lang. Pero yung emphasize natin mga bata, ha? Sa lahat sa atin dito, sabi dyan, pakibasa nyo nga, ready, go. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way, and the forward mouth. Okay, so umpisa natin, sabi, paano mo nga nasabing wise ka? Ang umpisa daw niyan, sabi din kasi sa Proverbs, sa Isaiah 3, 5 ba yun? Ganun din, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, di yata yun. Yun ba yun? Umpisado nyo? Ano ba yun? 3, 5? Trust in the Lord with all thine heart. And sa inyong masasabi naman doon, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Isa naman, beginning of wisdom. So dapat may takot tayo sa Diyos. Pag wala kang takot sa Diyos, eh, hindi mo pakilala nga ang Diyos, akala mo, kahit anong gawin mo, lahat ng namatay sa langit. Mali yun. So unang dapat malaman natin, ang Diyos ay banal, ayaw niya sa kasalanan, hindi lahat ng tao punta sa langit. Okay, naalala niyo na? Kailangan niyo ng kape? Okay, so kaya dapat, sabi nito, pag takot ka sa Diyos, gagawa ka ba ng kasalanan basta-basta lang? Palamura, magnanakaw. Hindi, kasi takot ka sa Diyos. Una, kahit hindi ka mahuli ng pulis, hindi ka mahuli ng sino, ang Diyos nakatingin. So kaya dapat may takot tayo sa Diyos daw. Hindi lang takot sa Diyos, ayaw mo ng mali, galit ka sa mali, parang kanina. Pati yung pagiging mayabang. Okay? Kaya sinayang namin sa inyo kanina, minsan pag mayayabang, hindi kami tatanggapin. Eh, basta may religion na ako. Salamat yung mga tao doon, babait mo. Lahat ba? Hindi rin. Okay. Halaga si the evil way, the format, sabi ng Diyos, ayaw niya nun. So sana hindi tayo ganun dapat. Amen? Counsel is mine and sound wisdom. Pare-pareho lang po. Pag sinabing counsel, ito yung nagsasabi siya ng tama. Okay? Yung sound wisdom, hindi lang basta wisdom, pag sound, ibig sabihin, solid. I am understanding, I have strength. So, sinong magaling? Sundalo o politiko? Depende kung sino politiko, di ba? Pero pag marunong, minsan alam mo kalakaran yan eh. Inasabi nga sa inyo, ginagamit lang ng politiko minsan yung mga pulis. Kahit may baril yung pulis, alam nung mga leader kung paano sila papatakbuhin. Ganun yun. Kaya, bigyan nyo ng halagang karunungan. Sabi dyan, by me, king's reign. Ibig sabihin, yung mga hari, kaya lang sila nagahari, una, binigyan sila ng wisdom. Nang minsan, minamano nila. Pero, ang tanong nga, kahit pangunari si Christine Joy, o ikaw na ang reyna ng Pilipinas ngayon. Kunwari lang, ginawa kang ganun. Sa palagi mo, tatagal ka na isang linggo kung di ka marunong. Papatayin ka lang sa Bible, ang daming hari dito, pinatay lang eh. Tuwan-tuwa siya, ako ang hari ngayon, o sige. Ba't yung iba hindi sumusunod? Hindi mo alam kung paano pasunod eh. Ang tao, minsan sumusunod, minsan hindi. Alam mo ba kung ba't sumusunod yan? Baka hindi mo nga alam eh. So, kailangan mo ng wisdom. Princess decree justice by me, yung wisdom ulit, ha? Princess rule. Pag sinabi princess, dito prinsesa, ito yung mga namumunuan. And nobles, even all the judges of the world, I love them that love me. Mahal nyo ba si Jesus? Pag minahal nyo raw ang wisdom, si Jesus, lamahalin ka niya. So, lahat ba ng tao, mahal ng Diyos? Yung tanong kanina kay Ate Dada, eh. Mahal ba lahat ng tao ng Diyos? Opo, yung sabi ng iba, pero sabi ng inasa impyerno, mahal ba ng Diyos? Ay, hindi. Oh, talaga. So, lahat tayo minahal ng Diyos, pero pag tayo nag-anak ng demonyo or nasa impyerno, wala na. Kaya ngayon, sino ngayon, kung lahat tayo anak ng Diyos, sino yung pinakamahal ng Diyos dito? Yung mga sabi dyan, sino yung pinakamahal ng Diyos? The more na mahalin mo yung Diyos at yung wisdom, aral ka ng aral ng Bible, lalo ka niya minamahal. Yun ang sinasabi dito. Hindi ka antok-antok. Diba? Naglaro ata kayo eh. Sige. So kaya maganda. Ngayon, kung talaga nakatulog ka ngayon, next time, paghahandaan mo. Okay? Hindi ka magpupuyat para
maintindihan mo yung sinasabi dito. Okay? Sabi dyan, I love them that love me and those that seek me early shall find me. So, ano yung early? Maaga, no? Kaya, maganda, maaga tayo. Ibig sabihin, kanina, pag maaga kasi pag late-late ka na, minsan, ang hirap na eh. Yung iba, tapos nang mag-memory verse ikaw, hindi pa. At isa pang sinasabing early dito, actually, bata pa. Yun yun. Nakakilala ba kayo ng... May mga taong gumagraduate ng college, bata pa lang kasi natatrain na sila eh. Bata pa na, tinuturuan na, tinuturuan. Kaya nung mag-i-exam sila, oh, alam ko na yan. Napaganda nun. Amen? Yung bata pa matuto. Hindi lang sa academics, maganda sa salita rin ng Diyos. Amen? Amen? Mabilis lang ha. Masanay din kayo pag lagi kayo matin. Riches and honor, hindi lang pala basta. Hindi lang mga salita yan. Pag nalaman mo na ang kalooban ng Diyos, yung mga bagay na to, sa, nabanggit ko kanina, di ba? Mas mahalaga sa gold, silver, rubies, riches. Kasi nga, alam mo kung paano gumagana yung mga bagay-bagay. So, susunod yan. At hindi lang basta riches, durable riches. Ibig sabihin, hindi basta-basta. Yung ibang, may business ka, maganda ngayon, later, ubos. Di ba? Pero pag durable yan, ibig sabihin, hindi basta-basta nawala. My fruit is better than gold, than fine gold, and my revenue is gentle. So, inulit lang. Kasi nga, totoo. I lead in the way of righteousness, in the midst of the paths of judgment. Ganito yan. So, sino yun? Salamat nga, pumunta kayo dito eh, no? Kasi, paano pag sinama kayo, kunwari ni Ate Lenlen, sinama kayo sa... Alam nyo ba yung mga churches na nanginginig? Yung mga kwento na kanina DM eh. Mga Pentecostal yun. Hindi sa Diyos yun. May nakita na ba yung ganon? Yung mag-church sila, maganyan-ganyan, tapos mamaya nanginginig na. May ganon ba church? Dapat wala, pero meron. Pero hindi na church yun, kunwari lang church. Mamaya gusto pakita ko sa inyo. So dapat dadaling kayo sa kung saan kayo dinala, doon kayo pagpapalain at doon kayo magiging lalo pang righteous. Pag dinala ka doon sa mga kunwaring churches lang, katulad doon, magmumukha ang tanga doon eh. Akala mo okay lang yun. Ginagamit lang nila yung salitang righteousness, Holy Spirit, lalo na yan, Holy Spirit ng Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Yung kailangan ulit-ulitin yun. Kailangan maintindihan muna ng mga tao. Hindi ulit eh, para nag-chat-chat dyan. Okay, ganun ginagawa ng iba eh. Sabi, that I may cause those that love me, naalala nyo kanina, hindi lahat po ng tao kasi natututo kasi iba ayaw nga eh, hindi mo mahal, hate mo. Ay church, ayoko niya. Ay Bible, ayoko niya. May mga ganun. May mga na-invite kami kahit yung dati umatin dito. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pag magtinanong mo, hindi wala sasabihin eh. Ba't ayaw mo na mag-church? Eh, basta ayoko. Bakit? Nakakalungkot pero may mga ganun. Kasi sino doon yung pagpapalain? Dapat mahal mo. Pag mahal mo, gusto mo laging asama. Gusto mo lagi-lagi yan. Pag mahal mo yung Bible, lagi mo binabasa. Yun lang yun. Itong sinasabing that I may cause those that love me to inherit substance. Balik po tayo sa pera po yan. Pera. Yayaman ka daw pag ikaw ay matalino. Gusto niyo ba yan? Anong pangarap mo sa buhay, Ate Christine? Doktor? Bakit? Tsaka, pag nakatulong ka sa maraming tao, hindi lang pwedeng salamat lang lahat, di ba? Pag marami kang tinutulungan, unti-unti yan, pero, alam niyo ba, pagpunta mo sa doktor, bibisita lang, pipila ka pa lang, 500 agad yun. Alam niyo ba yan? Eh, kung 10 yung nakapila sa'yo, ilan yan? Magkano yan? Ha? 10,500. Isang oras lang yun sa doktor. Lalo pag kilala kang magaling. Diba? So, yan yan. So, pag ikaw daw mahal mo yung karunungan, ikaw ay magmamana ng kayamanan. Yan ang sinabi dyan. Okay, kaya mga bata, ito. Kasi alam ko naman yung ano nyo, no? So, ang ganda, mangarap din kayo. Nangarap ba kayo ng ganon? Diba? Sino ba nang ayaw ng ganon?
na tutulog ka maayos, walang istobo, di ba? Nainitan ka, may aircon. Gusto mo ba yun? No? Pawis na pawis ka. Okay lang din man si Brad. Gusto mo pawis na pawis siya matulog. Eh. Pero kung gusto mo, may kalayaan ka kasi may blessing ka. Okay? Malapit na tayo. The Lord possessed me. Sino si me? Yung nagsasalita? Sino yung nagsasalita? Jesus or wisdom. Ina-equate yan eh. Jesus, wisdom, katotohanan. The Lord possessed me in the beginning of His way before His works of old. Kasi nga, sabi niya sa Bible, kasama ng Diyos ang salita, yung salita na yon ay si Jesus. I was set up from everlasting, from the beginning, and so wala pang earth, andun na si Jesus at yung wisdom. When there were no depths, so ito yung mga bagay na meron tayo ngayon, malalim. Saan tayo nang galing? Sa kalalim ba ng lupa? Sa taas? Hindi mo nga alam eh. Pero magtitingin ka sa ano, saan kaya tayo nang galing? Sa Diyos tayo nang galing. Pero bago pa yung mga yan, yung bundok, yung ilalim ng lupa, ando na si Jesus. Ando na yung wisdom before the mount was settled, bago pa magkaroon ng bundok, ando na si Jesus. Before the hills was, I brought forth. While as yet, He had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. Wala pa lahat yun. Ando na si Jesus. Ba't ka tanggapin si Jesus? Binuhin mo lahat, ando na siya eh. Bago pala siya, nandun na si Jesus. Bibilib ka ba kay Jesus? Magaling ba si Jesus? Sobra. Kaya hindi kayo nagkamali kung nanampalataya kayo kay Jesus. Hindi kayo magkakamali. When He prepared the heavens, I was there. When He set the compass upon the face of the deep. When He established the clouds above. So lahat eh. Sa lalim, sa taas. When He strengthened the fountains of the deep. When He gave to the sea His decree that the water should not pass His commandment when He appointed the foundation of the earth. Ito nakakatawa po. Alam niyo yung kinakatakutan ng iba? Ay, baka mabahain tayo. Yung climate change na tinatawag, narinig niyo na ba yan sa balita? Katakot na tayo, dapat, ano? Dapat, huwag na tayong huminga. Para hindi huminit. And cycle yan, lumalamig, umiinit, sumalamig, umiinit. Sabi nila, malulunod daw tayo. Bakit? Kasi tumataas daw yung tubig, Jillian. Naniniwala ako pa bumabaha ba sa inyo? O minsan, di ba? Pero, hindi na yung tataas sa sobrang taas. Ito pag nagkaroon ng baha dyan, kasi nababarahan lang. Pero bababa ulit yan. Sabi nung mga ilang taon pa, babahay na daw yung New York. Eh, kaso may sikat na statwa doon sa New York. Alam nyo ba yung New York? Sa balita, sa mga pelikula, di ba? Yung may Statue of Liberty. So matagal na kasi yun. So sikat yun, pinituran lang. So nakita natin sa ganitong date, una, December 1, yung tubig niya hanggang dito lang. So sabi nila, after 10 years, after 20 years, naku, tataas yan kasi every ano daw, tumataas. Malulunod tayo, tinatakot tayo. Ang bira, ano ngayon, 2024, pinituran ulit. Ang bira, doon pa rin yung tubig eh. Kasi nga, sukat na ng Diyos yan eh. Alam niyo ba yun? Sabi niya, no? Siya nagsabi niyan. Ngayon, kaya tayo minsan binabaha eh. Nagbabahay kasi tayo sa malapit sa ilog eh. Pero yung di tayo papatayin ng Diyos again sa bahay na sinabi niya. Natuloy ko na lang ito, sabi niya, then I was with Him as one brought up with Him and I was daily His delight, rejoicing always before Him. So matagal lang Panginoon, nandiyan na siya. Rejoicing in the habitable part of the earth, my delights were with the sons of mine. Ito yung maganda. Kahit ang Diyos ay Diyos, saan siya natutuwa daw? Natutuwa ba sa bundok? Medyo, ginawa niya yun eh. Pero ang gusto niya talagang kausap, yung mga tao. Kaya makakaasa kayo, kaya mag soul winning tayo, pag pupunta kayo sa church, nag-pray kayo, nakikinig si Jesus. Yun ang maganda, yun ang gusto niya eh. Parang ako minsan, gusto kong fellowship yung mga anak ko, pero gusto ko rin magtrabaho, kailangan ko magtrabaho, pero actually gusto ko sa bahay lang. Alam niyo ba yun? Saan natutuwa ang tatay niyo? Sana sa inyo. Ang Diyos natutuwa siya sa mga tao na maayos. Okay? Okay, tuloy natin. Now therefore, hearken unto me. So, makinig daw kayo. Mga anak niya, for blessed are they that keep my ways. Bakit dapat tayo makinig? Medyo nahihirapan itong mga tao. Sundan niyo lang, sundan niyo lang. Bakit dapat tayong makinig? Para?
Matuto. At pag natuto tayo, anong gagawin natin? Yung mga tamang bagay na tutunan ang gagawin mo doon, gagamitin mo yan. Dapat ikaw ay pagpapalain. Alam niyo yung pagpapala. Blessing. Yung mga gandang bagay. Okay? Mababaw na yung pera, pero isa yun. Hear instruction and be wise and refuse. Pare-pareho lang ito, pinapaulit-ulit lang. Pero minsan kasi, paano nga makukuha yung instruction? Makinig. Diba? Dahon o kahon? Ano ba talaga? Ah, dahon, hindi kahon. Be wise and refuse it not. Ba't sinasabing refuse it not? Kasi iba tinatanggi yan eh. Kasi po, nag-solvening kami, ganun. Ay, siya lang po namin kayo salita ng Diyos para maligtas kayo. Eh, ayoko, may galaba ako eh. Alam po, tatay, labada mo o langit? Ano ba tumatanggi iba? Wala silang wisdom. Kung merong kulang. Sabi, huwag niyong tatanggihan. Amen? Ngayon, na-invite namin kayo dito. Lahat ng mga ito, tingnan niyo mga kapaligid niyo. Hindi lahat yan ang galing dito. Hindi ko anak lahat yan, ha? Iba dyan, na-invite lang din namin. Parang kayo, pinag-pray namin, hinamo namin. Ito yung magandang gawin niyo. Kung anak tayo ng Diyos, maging mabuti kayo anak ng Diyos. Mag-aral salita ng Diyos. Yun lang. Si Pame, parang totoo yun, ha? Yun, attend lang attend si Pame, ati Pame niyo. Yes, siya din. Tsaka si ganun lang yun. Okay? Lapit na tayo. Blessed, paulit-ulit, no? Pinagpala ang taong nakikinig kay Jesus. Lahat ba ng tao nakikinig kay Jesus? Pinatay nga siya ng iba, eh. Hindi lahat. Hindi lahat. Sana lahat. Dapat lahat. Pero iba, may ibang iniisip. Gusto na iba, puro sarap. Diba? Diba? Puro tambay, puro laro. Maganda, okay lang yung laro pag sa nasa oras. Diba? Pero dapat lalo tayo'y makinig sa wisdom kay Jesus. Watching daily at my gates, waiting at the post of my head. So, naghihintay lang ang Panginoon eh. Parang kanina, nag-soul winning kami. Sabi ko doon sa mga kapitbahay, babalik kami. Eh, minsan hindi kami makabalik. Paano pag hindi na kami nakabalik? Tapos tumanggi ngayon. Saka na, pastor, ano, next week na lang, hindi na nakabalik. Paano na? Eh, dapat nakahanda kang tanggapin yung pagpapala. Okay, ganun po yun. For whoso findeth me, findeth life. Nakita nyo ba si Jesus? Hinanap nyo ba si Jesus o dumating sa inyo? Eh, parang ganun din yun. Yung iba kasi kaya ayaw, hindi handa. Andyan na pala yung blessing. Andyan na pala yung katotohanan. Ayaw pa. May mga ganun kasi. So, panalangin namin sa inyo, hanapin nyo lagi yung totoo. Amen? Pwede ka ba yun? Pwede ba yun? Lalo, bata pa kayo. Yan, yung mga kaibigan nyo, mas maganda kayo ay magsama-sama sa tama. Okay, huwag kayong maghatakan sa tambay, jowa-jowa. Mayroon naman tayo, huwag nasumbong. Kaya nga, naghahatakan tayo. Okay, sa maganda. Okay? So, maging matalino. And then, sabi dyan, pag nakita mo ng Panginoon, shall obtain favor of the Lord. Ah, sorry, doon muna tayo sa find it, may find it life. Nakita nyo kanina? Sorry, yung buhay na walang hanggan. Sino nakakita nyan? Salamat sa Diyos, pinapamahagi naman yan. Kaso nga, binadagdagan ng iba ng mali. Kaya problema, yung iba, hindi nakakatagpo. Kahit sinabi mo na dyan, ganito para maligtas, ha? Ganito, ganito yan, ganito yan. Ano yan, maglalaro ako, eh. So, kaya minsan yung iba hindi nakakita. Okay? So, kaya, ang equivalent pala nung pag ikaw yung naligtas, nakita mo yung buhay, talagang pinaburang ka ng Diyos. Amen? Amen. Yun yun. So, yung kanina mga example natin, mababaw lang. Ay, binigyan ako ng pera. Totoo, pinaburang ka. Pero pag ang Diyos na nagpabaw sa'yo, naligtas ako! Sigurado na ako sa langit. Wow! Kahit si Pope, hindi ligtas yun eh. Tapos ikaw, naligtas ka. Talo mo si Pope. Amen? May doy, huwag mong tawagin Pope. May yung tawag sa kanya eh. Last, but he that seen it, ito na. Ito yung kahit sinasabi ko, manalulungkot ako, yung iba. Kasi hindi namin kayo kilala, di ba? Sa umpisa, hindi tayo magkilala. So, yung iba naman, kahit ako na, may lumapit sa akin. Kung na, hindi ko naintindihan ngayon yung ginagawa niya, at least, hindi ko siya babastusin, di ba?
yun eh. So later siguro sa ako tatanggap. Pero wag na wag mong kakalabanin ng Diyos ang katotohanan. Parang yung kahapong kausap ko, tinatawa-tawa na, no, kanina. Kaya nga sinesya na kita, pagod na nga ako eh. Nag-preach na ako, nag-drive ako ng 2 oras. Tapos nag-preach ako ng 1 oras. Tapos sinesya lang ko pa siya, tatawa-tawa lang. Aga, inaano ko na yung ganyan-ganyan. So sayang, nakakalungkot, pero ganun talaga. Eh sabi diyan, pag ikaw daw ay nagkasala laban sa kay Jesus o kaya sa katotohanan, puro kakalokohan, gusto mo kalokohan, gusto ko tawa-tawa lang, kaloko, ayoko ng church, ayoko ng seryoso, gusto ko tawa-tawa, kulit-kulit. Ngayon mga bata, okay lang yun, di ba, kasi tinuturoan pa lang sila. Pero ito yung mga nagkakaedad na kayo, di ba, tingnan nyo yung iba dito. Tingnan mo si JL, oh. Ganun-ganun lang. Oh. Sana nakikinig. No? Pero at least, nakikinig siya. Sabi ko sa kanya, pag nandito ka sa church, upo ka lang. Makinig din. Pero, at least huwag ka magkulit. So, kaya niyo matutunan yan, di ba? Kaya niyo yan. So, dyan nag-uumpisa yan. Pag nakinig ka ng unang instruction ng basic, sunod-sunod yan, sunod-sunod yan. Una, nakikinig ka lang, pumupunta ka lang. Pero makulit ka pa. Pero next time, pumupunta ka, hindi ka na makulit. Hindi mo naiintindihan lahat na sinabi ni Pastor, pero at least hindi ka nakinig, sinusubukan mo. Okay, hindi ka makulit, I mean. So, next na nun, nag-iisip ka na rin, nakikinig ka na rin, magbabasa ka na rin, mag-pray ka na rin. So, patagdag ng padagdag yan. At gusto ko lang sabihin din sa last part is, wag, at least wag mong kagalitan yung totoo. Pwede ba yun? Kagalitan mo ba si Jesus? Ayoko maging matalino! Meron ba mga ganun tao? Yung sinilang ko kahapon, ganun eh. Bandang uli eh, tatawa-tawa. Sabi niya, eh, ayoko niya, natanggap kay Jesus, Muslim ako eh. Kanina sabi mo, Katoliko ka eh. So siguro nga, yung asawa niya, Muslim, ganyan-ganyan. Pero hindi natin alam. Whatever happened there, nakakalungkot. Kasi hindi ka pagpapalain kung ayaw mong maging matalino. Sino gusto maging matalino dito? Taas kamay. Eh, salamat po, no? So, tuloy-tuloy tayo. Hinahanap natin araw-araw. Hinahanap-araw, hinahanap natin. Kung paano tayo matututo. Hindi, kabaliktaran. Okay? Kaya sabi dito, pagkalaban mo roon, Diyos, sabi dito, patapasan po tayo. Siya na nagkakasala laban sa akin, ay kinakalaban o minamali niya sarili niyang kaluluwa. Ikaw ba, dudungisan mo yung sarili mong katawan? Ay, may kanal doon, ang baho doon, gusto ko yun. May gumagawa ba nun? Walang matino, pero may gumagawa nun. Tsaka yung sabi nyo, they that hate me, pag galit ka lang kay Jesus, gusto mo kamatayan, walang ganyan. Meron, may nagse-celebrate niya, alam niyo yung Halloween? Alam niyo sa lalo sa Mexico, ganyan. May mga, tsaka yung ibang mga kahit din sa Asia, nag-celebrate yan, ina-honor nila yung mga patay. Kaya ano ginagawa nila? Magbibihin sila sa kalansay. Merong mga ginagaya pa si kamatayan. Gagayain pa si Satanas. Ba't mo i-celebrate yun? Diba? So yan ang last na tanong ko sa inyo. Mamahalin nyo ba salita ng Diyos? O hindi? Sabi dito, mamahalin nyo. So, kasi pag nakita mo daw siya, pag nakita mo yung katotohanan, si Jesus, may wisdom, maging matalino, ikaw ay papabura ng Diyos. Yun ang maganda dun. Ang Diyos, hindi mo pwedeng bula-bulain. Siya ang pinakamatalino sa lahat. Ayun, sinabi sa atin natin yan, Andeng, sabi niya, basta claim it, kasi naririnig niya yun eh. Basta mo na, pray ka lang, claim it. Kaya pinaliwanag gusto kanya, ate. Hindi pwede i-claim yan. Maniwala ka lang sa sinabi. Pag walang sinabi ang Bible, walang malinaw na sinabi yung salita ng Diyos, kung claim it ka dyan. Gusto ko nang maging milyonaryo, claim it. Naniniwala ako na bukas, milyonaryo na ako. Tama ba yun? Niloloko mo sarili mo. So unless nakita mong malinaw talaga yun. Pero again, di yung ganun kadali. Okay, tapos na tayo. Ang title natin? Hindi na kayo nakapakinig. I-CR kayo ng CR eh.
Mahal niyo ba salita ng Diyos o CR? Ano mahal niyo? Salita ng Diyos. Yung CR nakakapaghintayan, di ba? Unless ihingi na kayo, okay lang din yun. So, pero anyway, kaya nga kung mahal niyo salita ng Diyos, anong gagawin niyo dapat? Makinig, ano pa? Paano kung makikinig kung wala ka dito? Ha? So, yun ang hamon ko sa inyo. Sana umatid kayo lagi itong mga to, mga ano na to, diehard na to. Kayo, doon pa lang kayo sa ano. Nagde-decision pa lang kayo, amen? So, punta kaya ako doon eh. Baka sabihin ako nung kakapitbahay ko, baka lumagpas ka na sa langit, Christine Joy. Anong gagawin mo? Ano sabihin mo? Sabihin mo, wala lumalagpas sa langit, yung pinakamataas eh. Di ba? Okay, papaloko sa ganun. Papasal, okay? Ah, sige, tapusin na natin. So mahalin natin ang salita ng Diyos, maging wise tayo. Hindi yan nakukuha ng isang araw, isang taon. Maging wise tayo, pinaburan ka ng Diyos, okay na okay ka. Panalo. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Again, we pray na simple lang aming pinag-aralan, but lahat kami, gusto namin paburan nyo kami. Paano nyo kami papaburan? Nilatag nyo naman po dito, Lord. Of course, hindi nyo kami kakasiyahan. Kung kami loko-loko, kung kami hindi sumusunod, kung kami tamad, kung kami sinungaling, kung gusto namin ng puro laro, puro kalokohan, hindi nyo kami papaburan. But sinasabi nyo dito, Panginoon, kapag kami, hinahanap pala namin yung instruction, Panginoon, a-attend kami, magbabasa, mag-pray, tatanong, Panginoon, para matuto. Kami papaburan nyo, tatalino, and therefore, yung talino na yan, gagamitin nyo rin naman yan para kami pagpalait, Panginoon. So again, patawarin nyo pong bawat isang, Panginoon, minsan, natamad din, inaantok, kung ano man yan, may ibang pinagkakabalaan, even worse, minsan alam na namin yung tama, hindi pa gagawin, or minsan alam na namin yung mali, gagawin pa rin, Panginoon, patawarin mo bawat isa, maging matalino kami, at lagi po namin kayong sundin hanggat sa mga kaya namin, Panginoon, namin nabubuhay kami, mag-increase pa ang aming learning. At pag talagang kami po yung marunong na, ibabahagi namin sa iba to. So, another set of blessing yan. Kayo may tatas, kami lang po ipapagpalain nyo, Lord. So, yun lang po, Lord. Maraming salamat sa aming mga bisita, Panginoon. Sila po yung mga bago namin na meet, Panginoon. But I pray, sila po yung hanapin ang inyong katuwiran din. Mahalin nila ang inyong salitang tunay. At hindi po i-label lahat ng church pare-pareho dahil hindi naman. So, I pray kayo po manguna sa kanila. Kaibigan, pinsan, Panginoon, makabalik din po kami, Lord, sa according to your will, Panginoon. Masya nang pa yung iba, Panginoon. Mayroon lang po, Lord. Again, maraming salamat sa blessing at karunungan sa iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.